Hello everyone, welcome back to my channel. It's me, May Santos, and here's another skincare video. Sinubukan kong mag-rejuvenating set, guys. So gusto kong ipakita sa inyo yung results sa akin ng Beauty Bold Glass Skin Premium Rejuvenating Set. Meron itong apat na products. Meron tayong Kojic Soap, Toner, Night Cream, and Tinted Sunblock Cream with SPF 45. Bago ang lahat, disclaimer lang muna, guys. Hindi po ako expert pagdating sa skincare products or sa pagre-recommend sa inyo ng best products para magkaroon tayo ng healthy skin. What I will be doing now ay i-share sa inyo yung thoughts and experience ko dito sa products na ginamit ko, guys. So magkakaiba tayo ng skin. Hello guys, so katapos ko lang maligo at gabi na, almost 10:30 na ng gabi. Ito yung first night ko dito sa Beauty Vault. So papakita ko muna sa inyo yung condition ng skin ko. Medyo may mga nakikita tayong marks sa skin ko. So, nandito pa rin sa area na to yung mga marks na galing sa alcohol na nagkaroon ako ng rashes. And then dito sa kabilang side, meron din tayong mga nakikitang marks dito. Actually, ito parang bago lang to. Nasasalat ko, parang may laman to. Ito, mark siya. Tapos madami yan. Madami kayo makikita. Maliliit, pero ang dami niya. So, gagamitin ko na guys yung soap nito. So, ayan siya guys. Hindi siya amoy papaya, hindi siya amoy orange. Para sa akin, wala naman siyang scent. Parang, alam mo yung normal na sabon lang. Ganun lang yung amoy niya. Parang perla, ganun yung amoy nito. So far guys, wala naman ako ibang nafe-feel. Wala naman siyang sting feeling. Ow! So ayan guys, wala naman ako ibang nafe-feel, hindi naman siya makate, hindi naman din siya mahapde. Babanlawan ko muna to guys kasi parang nagkaroon ako sa mata, medyo nararamdaman ko siya. So babanlawan ko muna to at babalik ako. So naugas ako na yung face ko guys, and as you can see, wala tayong nakikitang namumula sa mukha ko. Kasi usually, di ba, kapag gumagamit tayo talaga ng mga rejuvenating set, ganyan, di ba, medyo may kasakitan sa mukha yung sabon, may katapangan kumbaga yung sabon niya. So di ba nakakaramdam tayo minsan ng sting sa balat kapag medyo nagtagal na yung bula sa mukha natin. Pero siya wala. Para sa akin, mild yung sabon niya. So okay yun. So next naman guys, gagamitin ko naman yung toner na kasama itong premium rejuvenating toner. So ganito yung itsura niya guys. So, gagamit ako ng cotton round sa application nito. Pero kung mapapansin nyo yung bulak ko, hinati ko siya kasi sobrang kapal. Mas maraming product yung malalagay, di ba, pag mas makapal. Para mas konti lang yung malagay sa bulak. So, sobrang mild lang nung amoy nito, guys. Hindi ko ma-explain. Basta wala siyang ibang scent up. Mild na amoy lang yung naaamoy ko dito na hindi ko talaga ma-explain. So, next naman, guys. Dito na ako sa cream. May kasama siyang spatula. Maganda talaga kapag may kasamang ganito para, 'di ba, hindi natin hinahawakan ng hinahawakan yung product. Ang mild talaga ng amoy ng mga product. Halos wala. Wala akong naaamoy. Oh, ayan. Tipid siya gamitin. Kahit konti lang. Naparami pa nga, oh, yung nalagay ko. Pero okay lang. Ibang dami. A little goes a long way dito sa kanilang cream. So far, wala naman ako iba nararamdaman, guys. So, i-update ko na lang kayo sa mga susunod na araw. So far, sa first day ng paggamit ko dito sa product na to, guys, walang something, walang redness, walang sting, at hindi siya makati sa balat. Pero syempre, alam naman natin na pag-rejuvenating set, kahit papaano, may mararamdaman tayong medyo hindi komportable sa skin natin dahil may peeling stage ito, guys. So, yung sabon niya, guys, hindi siya amoy ng typical scent ng Kojic Soap para sa akin, ah. Wala siya halos scent, hindi rin siya mabilis malusaw, and for me personally, mild yung sabon niya. Dito naman tayo sa rejuvenating toner, color yellow yung laman niya, so malabnow siya, guys. Hindi siya madulas ha, mukha lang siyang tubig. Pag nilagay mo siya sa cotton, medyo yellowish yung color niya, pero super light lang naman. Sa scent, wala naman akong masyadong naaamoy dito sa toner. Medyo amoy lang siyang alcohol para sa akin. Next is rejuvenating cream. So, ganito yung itsura niya. Ang nakakatuwa dito, guys, meron siyang maliit na spoon or spatula sa loob at may isa pa siyang cover dito. Yung laman niya, color white, medyo thick ang consistency ng product. Para sa akin, wala rin siya masyadong scent. So, ganito yung itsura niya, guys.
And lastly, itong tinted sunblock cream with SPF 45. Ang cool nito guys kasi tinted sunscreen siya. Meaning may kulay siya or meron siyang light coverage na binibigay sa skin. Meron din siyang spoon or spatula sa loob and may isa pa siyang cover. So brown yung color nito guys. Sa scent nito, amoy siyang cupcake. So ganito yung itsura niya. Ito na yung condition ng skin ko. Nakikita nyo ba yung pagbabalat ng aking mukha? Medyo basa pa kasi nag-shower ako. So, ayan o, makikita nyo may mga nagbabalat na. Medyo magpula lang sa area na to kasi yung feeling ko parang nababanat. Kasi nga, kakatapos ko nga lang maligo. Wala pa akong kahit na ano sa face ko. And dito ay... Dito, ayan, may mga nagbabalat din dito. Tsaka dito, sa area na to, sa baba... Ito, hindi ko alam kung bakit. Baka dahil lang sa pagkakaligo ko. Pero hindi naman siya masakit. Ito naman, pumutok siya kanina ng umaga, kaya ganyan. Wala na siyang laman. I think wala na siyang laman. Hindi naman na siya masakit. Hello guys! So, ito na yung condition ng face ko ngayon. Kakatapos ko lang mag-ilamos ha. So, ayan. Kung mapapansin nyo, meron na mumula dito sa area na to. Kanina wala yan pagkatapos ko mag-ilamos. Pero nung natuyo na yung skin ko, natuyo na yung face ko, nagkaroon na naman siya dito. Kasi kapag nagsasalita ako, nararamdaman ko, nababatak siya. Pero hindi naman siya masakit. Tsaka ako, normal na sa akin nakakakita ng ganito. Kasi nga, sensitive skin ako. Kahit wala lang, wala akong ginagawa. Nagkakaroon ako ng ganyan sa mukha ko. Tapos nawawala rin naman siya agad. Hindi naman siya masakit. Hindi rin naman siya makate. Tapos dito sa area na to, naaalala nyo ba yung butlig na nandito ko? Kasi tinatamaan ng mask yun lagi. Tsaka nahahawakan ko siya. So ayan, pumutok siya kahapon. Pero ngayon yung feeling ko talaga, oh, tuyong-tuyo na siya. Oh. Flat na siya. Tapos dito sa katabi niya, meron din ako ditong butlig. So ayan na siya ngayon. Mapula siya, pero na-feel ko na tuyo na rin siya. Tapos yung isa ko dito, ito. Ayan, tuyo na rin siya. Dito, nababatak dito. At saka, lalo dito, ramdam na ramdam ko talaga, nababatak yung balat ko dito. Tsaka kung mapapansin nyo ito, may balat pa dito. Hindi nakatulad kagabi. So may mga balat-balat pa rin naman, konti-konti na lang, hindi na talaga yung sobrang mukha ko. Yung napansin ko sa product guys, ang ganda niya magbalat. Talagang babalapan niya lahat ng area na lalagyan mo ng product. So maganda yun. Kasi talagang pantay-pantay lahat mababalatan siya. Kaya para sa akin, okay yun. So ngayon, gagamitin ko ito pa rin toner. Kalahati lang ulit yung cotton ko. So hinati ko ulit siya para tipid. So kung mapapansin nyo, bakit ganito ako mag-apply? Sobrang gentle lang ng pagkakahawak ko sa bulak ha. Para mabilis. Para ma-apply ko kagad siya. Kasi ngayon, meron ng sting feeling kapag ina-apply yung toner sa skin. So, para mas mabilis ko lang siya malagay. Well, ganun din naman yung nakalagay sa direction niya. Kailangan upward motion mo siyang ilalagay. For me, tolerable naman yung sting feeling na ma-feel mo talaga sa skin mo. So, sa akin, okay lang naman. Medyo nakakaano lang talaga, nakakaloka lang tong tignan. Pero mawawala din yan. Kasi kagabi ganito din eh. Nung nag-film ako, meron din ako dito. Pero nung nalagay ko na yung product and then humiga-higa na ako, nawala na rin naman siya agad. Di naman siya sugat, di rin naman siya pantal. Basta namula lang naman siya dito, mawawala din yan. So ganito yung itsura ng sunblock. Para siyang icing ng cake. For me, yung amoy niya, para din siyang icing ng cake. Alam nyo ba yung nagustuhan ko dito sa sunblock nila? Hindi siya heavy cream. Pag in-apply na siya, katulad niyan, di ba, nilalagay ko na siya sa skin ko. Actually, naparami pa nga yata yung nalagay ko. So, yung napansin ko dito sa sunblock nila, nagiging matte siya sa skin. Tapos, hindi na masyadong visible yung ibang pagbabalat, yung pagpipil sa skin. Usually, di ba, may mga sunblock na kasama ng rejuvenating set. Di ba, heavy talaga siya yung feeling ang... Alam mo talagang may cream ka sa mukha tapos magsisimula ka na magkaroon ng pawis dito, dito, tapos parang nakalutang. Nakalutang nang yung pawis mo. Nasa ibabaw siya nung cream. So ito hindi. Para sa akin okay siya. Kahit maghapon akong hindi mag-aircon, tapos nilagay ko siya sa skin ko, okay lang sa akin. Hindi siya mainit sa mukha. So ayan guys, ganito na yung itsura ng skin ko. At kung mapapansin nyo yun nandito ko, unti-unti na siyang nawawala. So
final update tayo sa aking face. Nakikita niyo ba yung nakikita ko, guys? So, ito na yung itsura ng face ko. So, kung mapapansin nyo guys, yung mga marks ko dito ay hindi na masyadong visible at saka dito sa kabilang side. And then, yung dalawa dito na sobrang pula before. So, ayan na siya ngayon. Meron pa rin siyang natitira. So, itong dalawa. Meron pa rin naman kahit papano. Tsaka, dito. Meron pa rin dito. And kung mapapansin nyo, meron pang mga hindi pa talaga nagbabalat ng bongga. So, dito may naiwan pa ako dito. At saka dito sa kabilang side. Pero konti na lang naman. At kung mapapansin nyo, rosy ang itsura ng aking face ngayon. So wala akong kahit na anong nakalagay sa skin ko. So nagilamos lang ako. Yan yung itsura ng mukha ko ngayon. Unfortunately guys, hindi ko natapos yung 2 weeks dahil kailangan na mag-rest ng aking face para sa next products na ire-review ko. Pero nakikita nyo naman, so ito yung naging resulta ng mukha ko sa less than 2 weeks na paggamit ko sa Beauty Vault Rejuvenating Set. For my final thoughts, para dito sa Beauty Vault Glass Skin Essentials Premium Rejuvenating Set, sa product muna tayo guys. Hindi nag-iba yung color ng product. Kung ano yung itsura niya, nung binuksan ko siya, ganun pa rin naman yung itsura niya. Yung soap niya, hindi siya mabilis malusaw. Ang bilis niya magbalat, sa 3 days pa lang, nagsisimula na mag-peel yung skin ko. Nakita nyo naman sa day 4 and 5 na clip, diba? Bongga na yung peeling stage ng mukha ko. So, sa lahat ng nagamit ko na rejuvenating set, for me, ito yung bongga magbalat. Kasi buong mukha talaga, makikita mo yung pagbabalat niya. At kahit bongga yung pag-peel niya, kung mapapansin nyo sa clip, walang sugat yung skin ko. Yung pimple naman sa mukha ko, natuyo siya. Pero nafe-feel ko na may laman siya. So, ang nangyari sa face ko, guys, hindi lang basta natuyo yung pimple or bump sa mukha ko. Parang pinush siya ng product na lumabas. So, natanggal siya sa mukha ko. Nagkaroon ng mark, syempre, pero ang bilis, diba? 10 days ko lang to ginamit. Yung sobrang pula kong marks, actually, scar siya. So, nag-fade siya, diba? Meron pa rin kahit papanong natira. Kasi nga, 10 days ko lang to ginamit, guys. So, paano pa kaya kung 28 to 30 days kong ginamit yung product na to, siguro talagang mas makikita ko yung magandang result dito sa skin ko. Nawala yung pagkadal ng skin ko. Naglighten din yung madaming maliliit na dark spots sa mukha ko at ang bilis gumaling ng pimple and bumps. At talagang naging glass skin des yung mukha ko sa 10 days lang ng paggamit ko dito. At ang favorite ko sa lahat guys ay itong kanilang tinted sunblock kasi hindi siya mainit sa mukha. Hindi siya katulad ng ibang, di ba yung usually nakasama na sunblock ng mga rejuvenating set na mainit sa mukha, na talagang ramdam mo na meron ka nakalagay sa face mo. So ito para sa akin, kahit hindi ako mag-aircon, makakatagal ako buong araw, nakalagay ito sa mukha ko. So para sa akin, maganda siya. At meron siyang coverage kahit papano kasi nga tinted sunblock to. Kaya para sa akin, okay na okay to. At kung mapapansin nyo rin guys, yung itsura ng skin ko ngayon, so glowing yung balat ko, di ba? So hindi ako naglagay ng liquid foundation or foundation na powder. So naka-powder lang ako, naka-loose powder lang ako ngayon. And then naglagay lang ako ng konting blush on, ng konting highlighter. So ayan, tapos nag-lip tint lang ako. Pero ito na yung itsura ng skin ko guys. At nakikita nyo talaga yung pagbabago sa mukha ko kung i-compare natin dun sa day 1 bago ko gamitin yung product. 300 pesos lang to guys, and for me personally, it really does the job. Kaya sa mga naghahanap ng rejuvenating set, pwedeng-pwede nyong i-consider to guys kasi ang mura lang niya and para sa akin, very effective. I will put the link sa description box guys kung gusto nyo rin i-try itong Beauty Vault Glass Skin Essentials Premium Rejuvenating Set. So that's it for today. Kung nagustuhan mo itong video na ito, don't forget to give me a thumbs up. At huwag mo kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa inyo guys. And hit the notification bell para notified ka kapag may ganito tayong video. See you in my next video guys. Bye!